13 ng Mayo, Miyerkules, paggunita sa mahal na Birhen ng Fatima, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang totoong puno ng ubas at ang ama ko ang magsasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga sa akin at pinupungusan naman niya't nilininisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa wikang binigkas ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, ako naman sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga mula sa ganang sarili, malibang manatili ito sa puno ng ubas. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Kung may nananatili sa akin at ako naman sa kanya, namumunga siya ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin, ay hindi ninyo kayang gumawa ng anuman. Kung may di nananatili sa akin, itatapon siya sa labas gaya ng sangang natuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy at nagliliyab. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili naman sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang loobin ninyo at gagawin ko para sa inyo. Sa ganito, paparangalan ang aking Ama kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang totoong puno ng ubas at ang Ama ko ang magsasaka." Madaling maunawaan kung bakit inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. Karaniwan ang ubas sa Israel at bukod sa masarap na pagkain ito, ginagamit din ang katas nito sa paggawa ng alak. Sagana sa ubas ang Israel kaya sagana rin sila sa alak. Sa pagkainan ng bawat pamilyang Hudyo, karaniwan lang na may pinagsasaluhang alak, lalo na sa mga mahalagang okasyon sa pamilya. Naging simbolo ng pagdiriwang ng kasiyahan ang alak. Ito rin ang dulot ni Jesucristo sa ating lahat na ipagdiwang natin ang buhay ng buong galak at kasiyahan. Tinukoy ni Jesus ang sarili bilang tunay na puno ng ubas. Idinagdag niya na tayo ang kanyang mga sanga. Mabubuhay at makakapamunga lamang tayo ng sagana kung patuloy tayong mamamalagi sa kanya. Sa sandaling humiwalay tayo kay Jesus na siyang puno ng ubas, magsisimula tayong malanta. Kung mangyayari ito, matutulad tayo sa mga sangang natutuyo na itatapon at igagatong sa nagliliyab na apoy. Kung mayroong tunay na puno ng ubas, mayroon din namang mga huwad o hindi tunay na mga puno ng ubas. Kumbaga sa halaman, malalaki ang mga sanga nito at malalapad ang mga lunti ang dahon, ngunit mapait ang mga bunga. Ito ang buhay na hiwalay sa Diyos. Maaring ang sagana sa materyal na bagay, ngunit hungkag na kasiyahan lamang. Pagsasagawa. Paano mo sinusukat ang iyong tagumpay sa buhay?